Inang sakdal linis, kami ay ingi sa Diyos Ama naming awang minimithi. Abe, Abe, Abe Maria. Abe, Abe, Abe Maria. Bayang dinubuay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tayo'y natitipon bilang isang sambayanan. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y mga kapatid ni Jesus Nazareno, tayo'y mga anak ni Maria. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ating mahal na Birheng nagdadalamhati. Dumulog tayo sa Kanya. Siya na nanatiling tapat sa Kanyang anak na si Jesus hanggang sa krus. Na tayo rin ay Kanyang damayan, na tayo rin ay Kanyang turuan na sumunod upang katulad Niya tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan na tumingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaisa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos, na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtunggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako'y ayong isagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habiling ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako'y ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipinagtatanggol mo at sa uusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akay. Damayan ng iyong anak sa sugat ni Hesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karama sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan sunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesu Kristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak.
Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, at napakaganda na sa pagsasariwa natin ng ating debosyon, kasama natin ang ating mahal na ina na siyang unang may debosyon kay Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabi ko nga ho, kung meron unang deboto, unang alagad, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria na hindi humihiwalay sa kanyang anak na ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ng inang nagdadalamhati. Bagamat nagdadalamhati, ay siya rin ay kahati sa kagalakan at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno. Kaya't parangalan din natin ang ating mahal na ina. Siguro po ay makailang ulit nyo na rin narinig para lang maipakita natin ang pinagdaanan ng ating mahal na ina. Ang epekto nito, marahil ay narinig nyo na sa ibang pari ang isang pagninilay na hango sa isang pelikula na sabi ga daw po, pag ang isang asawa nawalan ng kabiyak niya, ang tawag sa kanya ay biyudo o biyuda. Ang isang anak na mawalan ng magulang, ang tawag sa kanya ay ulila. Ngunit ang isang magulang, lalo na ang isang ina na mawalan ng anak, ano raw ang tawag? Wala tayong maisip, di po ba? Kasabi nga daw sa pelikulang yun, walang kataga
na maibibigay natin sa isang magulang na nawalan ng anak, sapagkat walang salitang makatutumbas sa hapis at dusa sa karanasan ng isang magulang na mawalan ng anak. Kaya walang salitang makatutumbas sa isang mawalan ng anak. Siguro sa nagsisimba ngayon, merong ditong nawalan ng anak. Katulad ng mahal na birhen. At di ho ba meron din tayong kasabihan, ang anak ang siyang dapat maglilibing sa kanyang magulang. Hindi ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Kaya nga't napakalaking dagok at dusa sa isang magulang ang maranasan ito. Ngunit ngayon ipinapakita sa atin, mayroong makikiramay, mayroong nakaranas ng ganong uring dalamhati sa buhay. At yun ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Birheng Maria. Siya, siguro nga ho, binigyan siya ng napakagandang biyaya na maging ina ng Diyos. Napakalaking kagalakan na maging tagapagdala ng tagapagligtas ng sanlibutan. Ngunit siya rin ay binigyan ng isang misyon para lamang sa mga matatapang at matatag na babae ang maging saksi din sa pagdurusa at kamatayan ng kanyang anak. Hindi ang magulang ang dapat naglilibing at nakikitang namatay ang kanyang anak. Ngunit yun ay dinanas ni Maria. At hindi lang yun, mas masakit kung ang alam mo, ang anak mo, walang ginawang masama. Ang anak mo, ang ginawa lamang ay tumulong sa kapwa. Ang anak mo, ang ginanap lang ay ang kalooban ng Diyos. At makita mong pinararatangan siya ng kasinungalingan. Binabato siya ng kung ano-anong mga paratang. Inaalimura siya, inaalipusta siya ng mga tao, lalo tigit maging na mga taong tinulungan niya at minahal niya. At nakita din niya nung siya'y nasa paanan ng krus, nagkalasan, nag-iwanan ang mga taong nagsabing kaibigan nila si Jesus Nazareno. O anong dagok ang naramdaman ng ating mahal na ina. Ang inang nagdadalamhati. Nakita niyo po yung salitang yon, hati. Nakihati ang mahal na ina sa lahat ng bagay kay Jesus Nazareno. Kaya nga po siya ang bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Nakihati siya sa lahat. Nakihati siya sa kagalakan ni Jesus Nazareno. Nakihati siya sa pagdurusa ni Jesus Nazareno. Nakihati siya sa misyon ni Jesus Nazareno. Lahat ng bagay, nakikihati siya. Tayo po kaya nakikihati din sa lahat ukol-ukol kay Jesus Nazareno? Baka naman, di po ba, meron tayong mga kaibigan nakikihati sa atin pag masaya. Kaya nga sabi nga, pag nanalo ang isang tao, ang daming kamag-anak, ang daming kaibigan, ang daming nakikihati.
Naranasan niyo siguro yun nung ikaw ang nasa ibabaw, nung ikaw ang sagana, nung ikaw ang masaya, ang daming nakikihati, ang daming kadamay. Pero nung ikaw na ang nasa baba, ikaw na ang walang-wala, ikaw na ang nagdurusa, nandyan pa rin ba kaya yung mga nakikihati at nakikiramay? Ang ating mahal na ina, hindi namimili ng pakikihati at pakikiramay. Lahat ng daladala, lahat kay Jesus Nazareno, nakihati siya. At yun ang ipagdasal natin. Tayo na nagsasabi ring mga deboto, mga alagad, mga kaibigan ni Jesus Nazareno, makihati din sa Kanya. At ano ba ang pinaghatian nila? Ano yung buong pusong nakihati si Maria kay Jesus Nazareno? Habang siya'y nakabayubay sa krus, tinitignan si Jesus Nazareno ni Maria. Nagdadalamhati siya. Nagdadalamhati siya sa kasalanang ginawa ng mga tao sa kanyang anak. Hindi lang siya nagdadalamhati para kay Jesus. Nagdadalamhati din siya para sa atin. Hindi galit ang kanyang nararanasan sa mga taong gumawa ng ganoon sa kanyang anak. Gumawa ng mga karimarimarin, kadusa-dusang mga bagay sa kanyang mga anak. Nagdalamhati siya sa kasalanan. Kaya nakikita ninyo kadalasan, nakatindig lang ang mahal na ina. Hindi siya naglulupasay. Hindi siya nakatingin doon sa mga taong nanakit sa kanyang mga anak at pinagmumumura niya at kinagagalitan niya. Hindi. Tahimik siyang nasa paanan ng krus sapagkat nagdadalamhati siya sa kasalanang ginawa ng tao. Kaya rin ho ba dating din magdalamhati sa harap ng kasalanan? Kapag nakikita natin inaalimura si Jesus Nazareno, pinagtatawanan at ginagawang katatawanan si Jesus Nazareno, hindi na ginagalang ang Diyos, nagdadalamhati pa rin ba tayo? O hindi na tayo nakakaramdam ng anuman? Baliwala sa atin kung hindi ginagalang si Jesus Nazareno, kung hindi na siya minamahal, hindi na siya sinusunod. At hindi lang kay Jesus Nazareno, sapagkat tayong lahat, katawan ni Kristo, nagdadalamhati din ba tayo sa pagdurusa ng ating kapwa, sa kasalanang ginagawa sa ating kapwa, sa walang habas, na walang katarungang ginagawa sa ating kapwa? Pag pinapatay ba ang ating kapwa ng walang katarungan, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Pag ninanakawan ng ating kapwa ang ating bayan, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Pag nagpapakalat ng mga kasinungalingan, hindi lang sa isa't isa, kundi sa buong bayan at kasaysayan, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Pag nakikita nating nagugutom, naghihirap ang ating kapwa, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Ang mahal na ina, ang inang nagdadalamhati, nakiisa kay Jesus Nazareno at nakiisa sa sambayanan, sa simbahan ni Jesus Nazareno. Kaya nga't nung nasa paanan ng krus si Jesus Nazareno, ipinagkatiwala din niya sa atin ang kanyang ina at ipinagkatiwala niya sa kanyang ina ang simbahan. Narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Kaya nga't mga kapatid, kung meron ding taong
nakikidalamhati sa atin. Kung meron ding sumunod kay Jesus sa Sareno na handang magpasan ng krus, kasama natin, walang iba kung hindi ang ating mahal na ina. At nawa katulad niya, tayo rin matutong makidalamhati upang sa gayoy sa paghati natin sa krus ni Jesus Nazareno, makikihati din tayo sa tagumpay at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno. Kahapon, kapistahan ng banal na krus, sabi ko po, huwag natin ihiwalay ang ating mga krus sa pag-ibig ni Jesus Nazareno. Kung meron mang hindi humiwalay kay Jesus Nazareno, walang iba kung hindi ang ating mahal na ina. Tayo rin nawa, huwag humiwalay kay Jesus Nazareno. Huwag humiwalay sa ating kapwa. Huwag humiwalay sa ating mahal na ina upang sama-sama tayong makaranas ng pagpapala ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating misa, magdasal po tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno at ating mahal na ina na nagdadalamhati. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito muli kami. Pasan ng aming mga krus at inaalay namin ito sa iyo sapagkat ayaw naming humiwalay sa iyong krus. Ayaw naming humiwalay sa iyong pag-ibig at awa. Patawad po kung sa mga sandaling kami lumalayo sa iyo, lalo na kapag kami dumadaan din sa mga pagsubok sa buhay. Lumalayo kami minsan sa iyo kapag kami nagtatampo at sumasama ang loob. Ibalik niyo kami lagi. Mahal na inang nagdadalamhati, turuan niyo po kami na maging tapat kay Jesus Nazareno hanggang sa krus. Turuan niyo po kaming makadalamhati sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwang nahihirapan din katulad ni Jesus Nazareno. Turuan niyo po kaming makiramay. Turuan niyo po kaming maging solusyon para maibsan din ang pagdadalamhati ng aming kapwa. Mahal na inang nagdadalamhati, kung dati-rati nasa paanan ka ng krus, ngayon, ikaw ay kasama ng iyong anak sa kanyang kaharian, sa kaluwalhatian. Samahan niyo po kami, dini sa lupang kahapis-hapis, upang sa pagdating ng panahon, kami rin katulad mo, makihati sa tagumpay at kaluwalhatian ng iyong anak. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan at basbasan niyo po kami. Mahal na inang nagdadalamhati, ipanalangin niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga bigati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga bigati at pagdurusa ng buhay
at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa pamamagitan ni halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasamang iyong balak para sa mundo, panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana,
sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, nagkabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay tinatawag na maging kahati ni Jesus sapagkat siya'y ating kapatid. Sama-sama tayong ngayong tumawag at umawit sa ating Ama sa Langit. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sumahin.
kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami humihiwalay sa inyo, lalo na kapag kami may pagsubok. Kapag hindi kami nakikidalamhati sa aming kapwa, lalo na kung hindi kami ang nahihirapan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus sa Sareno, ang anak ng Diyos, ang anak ni Maria. Siyang unang nakidalamhati sa atin, kaya't siya'y naging tagapagligtas natin. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang inang maaasa
sa kanya nilingap. Sinong hindi maawa sa inang luha ng luha, sa anak niyang namatay? Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay dahil sa pagkakasala ng lahat kaya nagdusa ang ating manunubos? Agaw buhay na mamalas ng ina sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunod. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pagpagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At salamat po sa inyong pagtulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglilinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit, makiramay, makidalamhati, at tumulong sa ating kapwa.
nakihati, nakibahagi si Maria sa lahat-lahat kay Jesus Nazareno sa kanyang pag-ibig, krus, at misyon. Kahati din natin si Maria sa ating paglalakbay dito sa lupa. Kung kaya nga't ngayon, kahati si Maria sa kaluwalhatian ni Jesus Nazareno. Tularan natin ang mahal na ina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.